Bagamat tutol sa martial law ang human rights lawyer at dating senador na si Rene Sagisag, naniniwala siyang makabubuti sa bansa kung masusing tatalakayin ng Kongreso ang martial law. Sabi ni Sagisag, dapat mabigyan ng pagkakataon ang mga mambabatas na ipaliwanag ang kanilang opinyon tungkol sa martial law sa gagawing special session sa Sabado. Dahil nakabreak ang Kongreso, nagpatawag na ng special session para talakayin ang hiling ng Pangulong Duterte na extension sa batas militar na umiiral sa buong Mindanao. Kung magkakaroon ng special session, there will be nominal voting in the House and in the Senate for anybody to explain kung bakit. Ayon kay Sagisag, kung ang simpleng pagpapalit ng pangalan ng kalsada ay dumadaan sa pagsusuri ng Kongreso, ang martial law pa kaya? Kailangan niyan recorded as depositions for history. Kailangan malaman ng sambayanan, bakit ba yung congressman ko, yung senador ko, nag-yes, bakit nag-no? So it will help educate the people. Batay sa saligang batas, nasa Kongreso ang kapangyarihang payagan ng pagpapalawig ng martial law. Yan ay kung nagpapatuloy ang invasion or rebellion at kinakailangan ito para sa public safety. Nanindigan naman si Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution, na hindi na kailangan ng martial law para mapakilos ng Pangulo ang mga pulis at militar laban sa mga terorista. The Congress can even look into the wisdom of declaring martial law, and not only in terms of necessity, but also in terms of yung proportionality, the proportionality of the response to what's happening at the ground. Naniniwala si Monsod na pwedeng ma-question muli sa Supreme Court ang martial law extension. That raises the issue of factual basis. Tama. And new petitions may be brought to the Supreme Court on the sufficiency of factual basis for the extension. Maging si dating Pangulong Ramos, nagsabing hindi dapat magpadalos-dalos sa pagpapalawig ng martial law. Baka raw kasi makasama ito sa ekonomiya. The extension might endanger our attractiveness as an investment destination, because that is the nature of investors, because their funds can be moved from one project to another. They may bypass the Philippines because of that condition of martial law. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.